Pagsumba na, kasama yung alaga ko, isang oras din. Ganda dito. Hadi kila mo. Kila gafel. Wow. Pinatawag ko kayong lahat. Nandito ako sa terrace. Pinatawag ko kayong lahat para umuwi. So, ang ganda ng lighting dito. Ayan ang batang makulit. Husbe! Let's get into it. Ayan, meron silang apat na kwarto na door. Ito kwarto, CR. And then, ang ganda ng ano, kwarto dito. Ang ganda oh. Kahoy siya, tapos pininturahan ng gold. And then, ito, nag-tour tayo dito sa private resort. So, ito yung pinaka-outdoor. Pero nga, pintuan papuntang terrace. Sinara kasi nga yung mga bata, delikado. And then, ngayon, ito yung hagdanan. Ang cute ng hagdanan, mga besh. O besh, lakas na kayo mayaman. Sus, ko ako maging mayaman, ayoko ng ganitong bahay. Sobrang laki. Diyos ko, dahil sus, ang init naman dito. Tapos ayun o, tingnan niyo yung ano. Tingnan niyo ito. Oh, ang ganda. Ang tiles. Tapos ang ganda na ano. Ayan. Tour ko na kayo ha. So ayan. So bababa na tayo. Bababa na tayo sa Cinderella Stairs. Ayan. Bababa na tayo. Ang ganda. Lakas makapin sa isa. Tapos ang ganda. Ang mga hanging plants o. Oh. Ayan o. Oh, cute o. Oh. Ang cute ng hanging plants. Cute. Ang ganda. Lakas makaprinsesa. So, ayan. Arusa. Yes. And then... Tapos tingnan nyo to mga fish. Oh, parang may crystal siya. Oh, kita nyo yan. Ang galing. Ang ganda. Oh. Alam mo may ginto. Pero ano lang yan siya, para mga glitters lang. Siguro nung basa pa siguro yung semento. Ginanon yung mga glitters. Ganitohin ko kaya yung bahay. Lagyan kong glitters. Tapos may pailaw si Mayora. Tapos ang ganda nung under. Ilalim ng hagdanan. Yeah. So, maganda talaga yung bahay pag maraming mga... May mumu na naman. Pag maraming mga bulaklak. Ayan, di ba? Ayan, o. Oh. Wow, di ba? May mumu. Ow! Kalas, bus. Tapos ito yung untimang lakas makayaman talaga dito sa Midlas. O ginto, kukunin ko to, uuwi ko to, isasanla ko, charat. Tapos ang ganda, ha? Tina, do you want to be silk? Hosho, Joe. Itanim sa loob ng bahay kasi ano, talagang hindi siya namamatay. So ayan o, so let's go to, so ito yung pinaka washroom nila. Hina, hamam. Shahad. Set mga besh. Gold. Pwede natin.
tanggalin ko kayo, iuwi ko para may sanla, ano. Tapos, ayan. Ala, ang cute ng cactus. May flower yung cactus, guys. Oh. Ayun, may flower pala yung cactus. Wow, amazing. Ngayon lang ako nakakita ng cactus na may flower. Siya, kulay dilaw pa yung flower niya. Galing. Shifty, awol marana, shifty flower, hadi cactus. Just now. And then, tingnan niyo yung kanila. Tapos, tingnan niyo yung basin nila. Yung pinakalababo nila, ang cute, oh, diba? Kasi paslan siyang ganun pababa. Para diretso dun sa baba yung tubig. Tsaka maganda siya. Mas, ano siya, mas talagang maharang yung dumi doon. And then, so, ayan. Ayun pa, isang cactus, oh. May flower siya, oh, guys. Grabe. Amazing, no? Nakakagulat. So, this is the banyo. Hindi natin bubuksan dahil madumi na siya. Kasi marami na nag-CR. And then, may extra pang room para dito sa mga tambayers. So, dito nilalagay yung mga gamit nila. So, ayan. Gusto ko ganito lang sa akin, sa bahay ko, ganitong mga sofa, yung nakalapag lang sa sahig para hindi na makakain ng space. And then, dito naman tayo ngayon sa kitchen. So, ito yung kitchen. Tapos maganda yung itong counter na to. Merong mga ilaw. Oh, namatay. Ayan, may ilaw. Pinatay yung ilaw. So, ayan yung ano. Ang neat niya. Napakalinis. Ang linis tignan kasi puro siya puti. So, ayan. Tapos meron siyang ref. Tapos may mga gamit na rin. May mga thermos, may mga pinggan, baso. Ito, may microwave din sila. Bago pa, hindi nagagamit. So, ito yung ref. May ashtray pa doon. Tapos, ayan. Meron pa ngang karne, oh. May butter. So, siguro yung galing dito, meron na siya. Tapos, ito yung ano nila. Walang laman na. Puro tubig lang. And then, tapos, let's go sa pool area. So, yung pool area nila, magkarugtong lang sa kusina hanggang dito. Pwede pala, no, sa loob ng bahay ka maglagay ng pool para pagka-alikabok, hindi na siya magkaka-alikabok, diba? So, ayan, let's go to the pool area. Sobrang init lang dito. Wala kasing, kumbaga parang walang may mapanghi itong ano, siguro umiihis. Kanina nga naligo ako dito eh. Kumakapit lang ako dyan sa may ano. Kumapit ako dyan sa may bakal na yan kasi hindi ako marunong lumangoy. Pinagtatawanan nila ako. Bakit na hindi ako marunong lumangoy? Dapat doon ako sa kabila dadaan. Kasi makitid dito. So, ayan. So, ang ganda ng ano niya. So, ito yung bali maging ito yung ano pinaka-shower area niya. So, hindi ko kaya mara ako sa puti ko mamay dito. Tapos yan. Maganda siya ang kayo kanina. Hindi lang ako makapag-video kasi yung kakamera ko na ano. Wala siyang, tawag nito, kaya siyang memory card. Kaya hindi ko siya maano ma-film. So, ayan siya. So, ito na yung pool area. So, ayan, yung palobo pa dyan. What's this? Ah, sarami na pala to. So, ayan siya. Kita niya na. Ayun. So, diba? Parang may bulutan doon. Maganda yung kanya, cemento, yung tiles niya. Kasi hindi siya slippery. So, ayan yung mga namin namin. House tour kasi ito buong bahay itong inarkilahan nila. Parang private ano siya, vacation resort, parang ganon. So, ayun. Medyo nag-enjoy naman. Enjoy naman kasi lang hindi ko, ako hindi ako nag-enjoy dahil nga andito yung mga kapatid ng amo ko. Iba talaga yung ugali ng mga ng amo ko sa kanin sa mga kapatid niya. Ang arte ng mga kapatid. Ang ano kaya walang nagtatagal na katulong sa kanila dahil kung makatawag sila sa katulong, hey, Yamara, Yamara, ganun yung tawag niya. Ginawa ko nga kanina, hindi ko nga pinansin. Tulog-tulugan ako.
Hey, Amaraya Lagume, sabi ng ganun. Wala bang, ano ba, yung kumbaga parang ano, walang lambing, hindi katulad kay Madam Wafa, na malambing, yela, please, ganun. Mayroong ganun ba, yung marunong mag-please, diba? Eh yun, walang modo kung mag-utos. Hindi ko nga sinusunod. Sabi niya, kuha ka nga ng anong baso, dalhin mo doon sa labas. Sabi ko, amo ba kita? Hindi ako kumikilos, bahala ka sa buhay mo. Tapos kanina, nung nagbibideo ako, wag daw ako magbibideo. Wag ko daw ilabas yung cellphone ko. Tapos sinabi ko kay Madam, sabi ko, Madam, bawal daw cellphone, wag ko daw ilabas. Bakit? Sabi niya. Sino siya para pagbawalan ka? Sabi niya. Ilabas mo, Adi. Adi, sabi niya. Yung amo ko, maano yung sutil eh. Sabi niya, nilabas ko nga. Hindi ako nakikinig sa kanya. Bahala kayo sa buhay niyo dyan. Tapos sabi ni Madam, ako bahala sa iyo. Sige, labas mo. Ano, pati mga alaga ko. Tapos sabi nila, tara maligo tayo, sabi ng alaga ko. Kasi samahan mo si ano, si Hebei. Yung baby nga si Kasal na samahan ko doon mag-swimming. Kasi natatakot mag-isa doon sa pool. Tapos sabi ko, sige ko maya-maya na kasi ang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Tapos sabi nung kapatid, hindi, ngayon ko lang na-meet na mga kapatid ng amo. Kasi lagi naman, pag lumalabas sila, hindi naman kasi ako sumasama. Ngayon lang ako sumama as in. Tapos, sabi niya sa akin, ano? Sabi niya, paliliguin mo yung katulong mo dyan sa swimming pool kasama ng mga bata. Sabi niya, ano naman ngayon? Sabi niya gano'n. Tapos sabi naman ng amo ko, bakit? Tao din naman yan ah. Pare-parehas lang naman tayong kumakain ng kanin. Pare-parehas tayong umuutot, tumatay, umiihi, natutulog, gumigising, umingiti. Tapos gano'n, muntik na silang magkaanuhan ba? Yun lang naman ang thankful lang talaga ako sa kanila kahit papano pinagtatanggol nila ako sa mga harsh na Arabo, di ba? Sila yung tipo ng harsh na Arabo talaga, yung kapatid ng amo ko. And then, itong dalawa, yung kapatid ng amo ko tsaka si Madam Wafak, okay sila, cool sila. Yung pinaka-amo ko talaga, mabait yun, hindi mo maririnig na nag-uutos yun. Yung bang, kumbaga parang, sabi niya nga sa akin, salamat, pasalamat siya sa akin dahil hindi na ako inuutusan. Kumbaga, kusa na akong kumikilos. Tapos, ano, sabi niya, kampante ako pagka nandito ka sa bahay kasi wala na akong problema, nakakatulog ako maayos. Hindi ko na iniisip ko anong kakainin ng mga anak ko pag uwi nila galing school. Kahit tulog, alam ko na nandyan ka kasi ganun. Yun lang, masyado akong na-overwhelm kanina yung pagtatanggol nila sa akin dun sa tsahe nila. Pati yung mga alaga ko talaga makipag-away sila. Bakit? Ano, inaano po kayo ng kasambahay namin? Sabi nga, ng kasama namin. Hindi kasambahay, tawag nila sa akin. Nang kasama yung, ano yun, sabi niya, eh, kaibigan ko yan, ganun-ganun. Tapos di, ako yung nag-decorate ng ano. Simple lang namang decoration ginawa ko dun para sa surprise ng alaga ko. Ihip ako ng balloons. Sila yung bumili ng cake, tapos ako na lang nag-ayos. Tapos bumili si Madam ng mga letters and then candles. Tapos yung number na mayroong light na 18, kasi 18 na nga siya. So, hindi masyadong binonggahan dahil nga, hindi naman kasi kami kompleto, wala yung nanay nila. And then yun, tapos yun nga, iniyakap ako ng mga bata, umiiyak, tapos nung magpipictorial na, family pictorial, tinawag talaga nila ako kasi lumalayo ako, nagtatambay ako dun sa kusina, pero saan si Lina? This is what the place is, ayun yung taas. Hindi siya makita kasi madilim na.
Pagsumba na, kasama yung alaga ko, isang oras din. Yung mistisa lang ba siya? Mawala ko. Ayan, sumba pa more. O, marami na ako nakastock na video para ma-upload sa vlog ko. Init. So, isang linggo tayo walang Q&A. Walang vice ganda kasi sa abroad siya, may concert. So, pasensya na. So, magtiyagaan nyo na muna yung mga video ko. Babush!